Hello mga best! This is Marius and welcome here in my YouTube channel. Today's vlog, I'll show you some tips in buying laptops. And if you are interested, watch this video and I'll give you the tips right away. Alam nyo naman na hindi ganun kadali na maglabas ng pera o biro-biro ang pagbili ng mga gadgets. At isa na rito ang laptop. Anong criteria ang kailangan nating i-check? Okay? First, budget mo. Dun sa laptop na gusto mong bilhin, magkano ba yung budget mo? Then the second one is yung performance ng laptop na bibilhin mo, yung specs nito. And then, kung para saan ba yung purpose ng laptop na bibilhin mo. Then the last one is yung portability o yung quality ng mismong component ng laptop. Unahin na natin yung price. Tanong mo sa sarili mo, magkano ba yung budget mo sa pagbili ng laptop? Magkano na ba yung naipon mo? Yung price range ng klase ng laptop na bibilhin mo? Sabihin mo talaga na nag-set ka ng budget. Pag marami ka pa ang nakita na mas magandang model, pag nandun ka na sa site ng bilihan ng laptop, tendency na masira yung budget mo. So, tanongin mo yung sarili mo kung need mo pa mag-ipon, magdagdag ulit ng pera, or ipupush mo na yan. Meron naman talagang iba na mas higher price, mas higher quality. Totoo yun. Also, some circumstances na kahit hindi naman higher amount, higher price, eh may good quality naman siya. Nakita ka namang budget-friendly, why not, diba? So, ipush mo na yon. Saan ba dapat bumili? Ano ba yung mga site na pwedeng bilhan? First na dyan is online. One is yung mga mall. Then the third one is yung site mismo na binabagsakan ng mga supplier. Online, ano bang disadvantage pag online? Syempre, pag online, hindi mo siya totally na tatry on the spot. Diba? Mababasa mo lang yung mga specs niya, features and pictures, images nung laptop, nung product, depende dun sa pinost nung seller. And then, mas maganda kasi para sa akin yung mismong ikaw yung magta-try nung product. Mismong nakikita mo kung paano i-operate, paano mag-function. At the same time, makakapagtanong ka pa dun mismo sa technician or dun sa taong involved dun sa pagbebenta nun. Personally, next is yung mall. Ano bang disadvantage ng mall? Disadvantage niya is medyo pricey. Kasi kunyari, from the supplier, dadalhin sa kanila, syempre nasa mall, limited lang yung stocks nila, siguro mas higher price siya ng mga 3,000 to 5,000. Siguro kung afford mo naman talaga siya at kaya naman ng budget mo at naghahanap ka ng medyo convenient, yung medyo refreshing, naka-aircon ka, hindi masyadong siksikan, walang pila, hindi ganun kahabang pila, edi kung kaya mo naman, why not? Sige, mag-mall ka. Wala na akong question about doon. Kasi ang mga nasa mall na item is magaganda rin naman. Kasi dumadaan yan sa certification. Basta yun na yun. Then, lipat na tayo sa supplier mismo. Yun sinasabi ko nga sa may Gilmore. Kasi yun yung matunog na bentahan on news. At saka din sa mga taong sa mga kaibigan ko rin na natatanungan ko rin. Kasi dun din sila ako bumili. And for feedback, talagang maganda naman po yung item. Kasi until now, nagagamit pa rin po nila. So worth it naman yung price at naka-discount po sila pag cash. Okay, and pinagkaiba nila, syempre pag doon is mas budget friendly. Makatibid ka ng mga 5,000, 3,000, diba? Pero make sure na yung site na yon is kaya mong puntahan if in case na malfunctioning sa gadget mo. Huwag po kayong bibili sa mga second hand unless kilala nyo po yung seller. Unless kaibigan nyo, kamag-anak nyo, sa kakilala. Kasi if in case may mangyaring hindi maganda, babalikan nyo po sila. Alam nyo po kung saan sila pupuntahan. Diba po? Or else matatanong nyo po sila, bakit ganito yung binili ko sa'yo? Bakit ganito? Bakit? Anong nangyari dito? Anong dapat gawin? Kung ako sa inyo, mas prefer ko po na bumili ng brand new. Maliban sa may warranty ka na, yes, meron kang pinangahawakan na kapag may mangyaring hindi maganda, service sila na i-offer. Ano po ba yung second criteria natin? Ito po yung performance. Yung performance level ng laptop na bibili natin. So, tanungin nyo yung sarili nyo, ano po ba yung purpose ng pagbili nyo ng laptop? Laptop performance is categorized in 3 types. This is the low end, mid end, and the high end. Ituturo ko sa inyo kung ano ang mga pinagkaibahan ng tatlong to.
Pagbili ng laptop, importanteng alam nyo kung ano ang specification nito dahil dito makikita kung anong klaseng performance ang kaya niyang i-provide. In buying laptops, you should know the quality of its processor and the capacity of the memory and the storage. Tandaan na kapag mababa ang running access memory o RAM mo ay mas kaunting processes ang kaya niyang pagsabay-sabayin. At dahil naka Windows 10 ang operating system, hindi nito kayang accommodate ang mga built-in application. So it means mabagal ang loading, mas madalas mag-lag at hindi niya kayang mag-multitasking. Now let's see what are the differences of low-end, mid-end, and the high-end according to the performance they can offer, to the quality of the processor, and to the capacity of the memory and storage. Low-end type laptop. This is good for word processor. Yung mga kaya niyang i-process mostly ay typing application. It can do also internet browsing, but with the slowest processing, it is due to the specs of the processor, which is the Intel Celeron or Intel Pentium. Mababa din ang capacity ng memory at storage na nasa 4GB lang. Mid-end type, this is good for intense program. Kaya niya mag-process ng mga basic programming, internet browsing, video streaming, Photoshop, gaming, at this is a multitasking due to the specs of the processor, which is Intel Core i5 with a RAM of 8GB and a hard disk drive of 1TB. High-end type, ito yung pinakamabilis mag-process. This is good for more intense program. Kaya niya ang video editing, photo editing, rendering, gaming, at the same time, basic programming. Kaya niya mag-multitasking. It means all applications are running at the same time. It is due to the CPU specs, which is Intel Core i7 or AMD Ryzen, with a RAM of 16GB. At the best din ang storage niya na may 256GB solid-state drive. Kung mapapansin nyo, based sa ginawa kong chart, mas magandang quality ng processor ang Intel Core kesa kay Celeron at Pentium. Samantalang ang memory and storage ay magkaibang bagay. Tutukoy ng memory ay ang RAM at ang storage ay ang hard disk drive ng ating unit. Our third criteria is portability, the ability to be easily carried or moved. It goes along with the form factor, durability, screen size, screen resolution, and battery life. Now, let us check the form factor. Laptop body is built up of plastic and metal. At kapag metal, mas matibay ito. And to check the durability of the laptop, you should press down your keyboard at kapag mas matigas, mas matibay yon. While on screen size, 13 inches is good enough for home base and offices, while 15 to 17 inches is portable for replacement of desktop and good for watching movies and gaming. While weight of laptop, it should be less than 2 kilograms. Mas mabigat pa po doon ay mahirap na pong kargahin, especially for those commuter. Idadagdag pa po kasi doon yung other accessories plus charger. Screen resolution of having 60Hz and 120Hz is good enough, but if you want a better display for editing, a full HD is guaranteed. Lastly is the battery life. You should be aware not to drain or overuse your laptop once it gives you a warning for low battery consumption. Always remember, take good care of your gadgets, follow its limitations, and this will lead to prolong the durability of your unit. So, ayun na guys, sana nagustuhan nyo at natulungan ko kayo sa naibigay kong mga tips and information regarding in buying laptops. If you find my vlog interesting, kindly leave your comment, like, and subscribe ka na rin sa channel ko. See you! Bye!